Bye, querido. Assalamualaikum, Pres. Hello. Hai, Pres. Good morning, Pres. Hindi pala, 9 na, bigas kasi ng ulo mo, kaya naging 9. Pag hindi ka pa tumino, magiging 10 to. Alam niyo yung number 10? The art of letting go. Ay, goodness ko. Ayan. Again, good morning. Kasi na kayo, medyo malamig dito sa New Zealand, kaya nandito kami sa ano eh. Nilalami si Alberto eh. Ayan. Pwede ba natin palakpakan si God? Grabe, no? Grabe, no? Kayo pa rin, live and kicking. Di ba? So, dun sa mga new leaders na nandito, I believe all of the attendees here are members already. Are you guys? Yan. So, halos lang. Yes, sir. Yes, Pres. Yes. Yes, Pres. Yan. Apply nyo lang yung mga sinabi ni Sir Edmund kasi parang ano yan eh. Yung 9 deadly pitfalls na yan, very crucial talaga sa bawat networker. Kasi parang ano yan eh, guide mo yan. Diyan maraming nag-fail. Diyan maraming nag-disappoint. Diyan maraming tumigil. Kasi feeling nila, sila lang. Feeling nila, left alone sila. Pero ang totoo, hindi lang nila sinunod yung guide kung bakit sila naligaw. Kasi kami lahat, dinaan namin yan eh. Yung mga feeling nagmamagaling. Ano yung number 3, Chimmy? Nawala eh. Ano yung number 3 nga ulit? Edmund, ano yung number 3 mo kanina? Mali yata yung nasa akin eh. Don't complain and compare. Ang lamang nyo nga ngayon kasi halos lahat na ng guide. Ayan. Ayan. So, yun yung ano namin dati. Problem namin dati kasi nakakapangamit. Kasi kami yung mga naunang naniwala sa network industry. Kaya, ano kami nun? Bara-bara kami. Kung lang maisipan namin. Excuse me. Don't talk to me. I'm talking to others.
lang sa may door. Mamaya na. Alam niyo yung paglilinis. Anyway, noong time na nag-network kami, kwento ko lang yung journey namin. Kasi nung nag-network kami nung bago lang kami, actually, ako personally, lito talaga. Kasi wala naman kami ganitong mga training. Ang alam lang namin nun, mag-recruit ng mag-recruit, humataw ng humataw, magdala ng mga tao. Yun lang, hindi nga namin alam eh. Rung alam mo yung dami ko hinahakot ng mga tao, diba? Jeep-jeep ako magpadala ng tao ng araw eh. Tapos umuwi na kami. Hindi namin alam, meron palang meeting after meeting. Hindi namin alam, meron palang mga closing sales. Hindi ko alam. Kasi nga, excited lang ako. And before I knew it, na-recruit ko na lahat ng prospect ko. And dumating ako sa point na wala na akong ma-invite kasi na-invite ko na lahat. Dumating ba sa inyo yung ganang point? Kasi pag dumating yun, doon natatama sa itong na-invite yung people. Doon ka na magsisimula. Diba? Kasi sabi mo, hindi effective yung ginagawa ko, magre-reinvent ka na ng wheel. Tapos, tatama rin ka na, kaya gagana yung manana habit. Diba? Tapos panay na complain mo kasi sabihin mo, dahil mo lang in-invite, pero wala pa rin sumasali. O, sabi nila, mabilis lang, pero parang ang hirap. Tapos iniisip mo na na hindi naman totoo ang kitaan dito. Diba? So, na-apekto na lahat yung pagkatao mo. Tapos, nasasaktan ka na kasi wala nga nag-join sa'yo. Kaya lahat ng ginagawa mo na ngayon, binibilang mo na. So, lahat ng effort na ginagawa mo, lahat, sinasabi mo na hindi na totoo yung mangyayari. And especially sa inyong mga leaders na nandito ngayon, na tumagal na ng 1 year, 2 years, diba 3 years, baka iba 5 years na. Then you start to ask question, bakit wala pa akong results? Diba? Bakit hindi ko pa rin natanggap yung katulad ng resulta ni Ma'am Jimmy Labuen, Marby Asunto. Nandiyan ba si Ma'am Marby? Nandiyan ba? Si Ma'am Nong. Yes. Ay, Ma'am Marby. Mapapakan yung top 1 natin, si Ma'am Marby Asunto. Grabe, imagine mo top 1. Nakikinig. Paano pa ikaw? Ay, hindi ikaw. Yung katabi mo. Diba? Kung yung top 1 nga nakikinig, yung Hall of Famer natin all throughout of this training nandito. Tapos ikaw, bago ka pa lang, palisaw-lisaw ka pa. Diba? Alam mo yun, paano natin makikita na seryoso ka sa business mo? And paano magiging seryoso sa iyo yung business mo? E ikaw nga mismo, hindi ka nga seryoso sa pag-improve sa sarili mo. Tandaan nyo, walang shortcut. Sakripisyo talaga. Tanggapin natin totoo. Lahat talaga sakripisyo. Kasi malaking bagay yung gusto mo. Pangarap yung gusto mo eh. Hindi naman kasi kita yung gusto mo. Pangarap. So dahil pangarap yung gusto mo, expect mo na talaga na marami kang challenges na dadaanan along the way. Kasi for the past years na hindi mo pa nakikita ang networking, diba? You've been relaxed all the way. Just let days pass without anything happen to you. Walang upgrade, walang updates. Kasi wala ka pa nakikita ang opportunity. Diba? Kaya everything sa'yo, normal lang. Kahit walang pagbabago sa'yo, okay lang. Then suddenly, bigla mong naisip mangarap. Diba? Bigla mong naisip na gusto mong magbago po eh. Yung sa atin, di bigla ka nagdasal. Sabi mo, housekeeping. Na naman. Sabi mo, gusto ko na magbago yung buhay ko. Tama ba? So, bigla kayong nag-design. Gusto niyo na magbago po. And that moment, di ba, na nag-design kayo sa sarili, eh naisip mo, gusto mo nang baguhin yung buhay mo. Diba? Bigla-bigla
merong lumapit sa'yo, may nag-approach sa'yo, may nag-offer sa'yo ng opportunity. At ito na ngayon, yung Unified Products and Services. Guys, please keep quiet. I'm talking. Okay, no problem. Ayan. So, no problem. Side effect yun. Side effect. Ayan. So, suddenly, nangarap ka, tapos kumatok sa inyo itong Unified. Tapos full of doubts ka. Diba? Full of fear. Kasi, bigla, nasyak ka. Bakit yung nasyak? Nasyak ka na may ganito palang opportunity. Nasyak ka na pwede pa palang magbago yung buhay. Then after some time, nag-decide ka for a change. Diba? Nag-decide ka on day one, diba, na sabi mo, gusto kong baguhin yung buhay ko. Diba? Kaya nung hawak mo yung kit mo, diba? Nung hawak mo yung package mo. So totoo lang, try to bring back that day, the very first day na nag-join ka sa Unified Products and Services. I-visualize mo yung day na sabi mo, this is it. This is it. Diba? Sabi mo, I want to change my life. Diba? And imagine mo, gano'n ka ka-excited nung araw na yun. Gano'n ka ka-fire nung araw na yun. Diba? Nakita niyo yung apoy sa likod ko? Ganyan-ganyan ka, o gigil na gigil ka. Diba? Hindi ka makahawakan kasi gigil na gigil ka. Tama? Anong excitement level meron ka? Anong enthusiasm level meron ka sa katawan that time? Maniwala ka sa akin? That day, kahit harangan ka ng sibat, hindi ka mapipigilan. Kahit pigilan ka ng girlfriend mo, malamang papalitan mo. Totoo. Kahit pigilan ka ng asawa mo, hindi mo mapapalitan. Tama? Kasi aayain mo. Anong point, mga kaibigan? Gusto kong paintindi sa inyo, nung araw na yun, full-blooded ka, 101%, I want to change the course of my life. Tama? Kahit hiwalayin ako ng asawa ko, naku, Diyos ko, huwag ganyan, huwag ganyan. Huwag yung hiwalayan, ayain nyo. Ha? Tawag dito? You want to change the course of your life. Ngayon, eto na, tinira mo na ngayon. Nag-invite ka na. Yung una, pangalawa, pangatlo, sampo, dalawampu, sandaan. Good news. Walang sumali. Sabi mo bigla, totoo kaya? Bigla ka nagtanong, totoo kaya? Parang, ang hirap pa, di ba? Bigla ka na nag-compute. Yeah, bigla ka na nag-isip. Di ba? Hanggang sa hindi ka na ganun ka-excited, nag-iisip ka na ng mga diskarte mo kung paano magagawin ng tiyunti. Hanggang sa nadi-disappoint ka na, nadi-focus ka na. Mga kaibigan, normal lang po yun. Kasi, ganun din po kami noong 1998 na nag-start kami. Pero one thing lang po yung pinayang ko, ba't ako tumuloy? Ang pinayang ko kasi, minsan sa buhay ko, nangarap ulit ako. Minsan sa buhay ko, may dumating na opportunity na nagsasabing pwede pang magbagong buhay ko. Guys, kung ilang taon ka man ngayon, kung kailan mo na-meet ang Unified, that day, na-reborn ka. That day, na-reset ka. Anong na-reset? Na 10 years mo, 20 years mo, na 30 years mo, na akala mo di kaya yaman. Nung day one mo sa Unify, na-reset ka at ina-realize sa'yo. At pinaintindi na pwede pang magbago ang buhay mo. Guys, ganon kaganda yung opportunity na nakita mo. Diba? Ngayon, Sir Manny,
paano ko mapapass out ito? Paano ko dadaan ang lahat ng ito? Tandaan niyo lahat ng bagay sa atin, lalo't bago. Eh, normal ho talagang mahirapan ka sa una. Bakit po? Kasi nga bago sa'yo. Meron kasi tayong tinatawag na daily habits. Anong daily habits niyo? So, hindi pa kayo nagne-networking or hindi mo pa ginagawa itong business na ito. Anong habit mo? Tatambay, gagana, gigimi, makikipag-chismisan. Diba yung chismisan na yung kahapon topic nyo, ngayon ulit hanggang bukas ang makalawin. Hanggang sa susunod na taon, yun pa rin yung topic nyo. Sanay ka sa ganong scenario. Anong po yung mga kaibigan? Walang nagbago. Then suddenly, nabang po itong business na ito. Ano sabi? Kailangan mong magsimulang magbago na gagawin. Kasi if you still do the same thing from the past and i-apply mo ngayon, definitely, you will never get the results you want to happen to you. Diba? Kaya, ngayon nung ginagawa mo itong business na ito, dumadaan ka sa struggle. Ang tawag ko dyan, process. Kaya nga, meron tinatawag na journey to success. Diba? Journey to become successful. Or process. Diba? Process. Paano matapos sa isang product. Or process. Paano mag-transform isang bagay para sa isang bagay. Lahat may tinatawag na process, gestation, or journey ang tawag. Diba? Dahil bago sa itong journey mo, you will experience a lot of pain. Diba? Because you want to happen in your life. So, ano yung destination na gusto mo? You want to have a brand new car, house and lot, kumita ng malaki, you want to experience freedom. That's the thing you want to happen. Balikan natin yung day one mo bago mo lumit ang unified. Naisip mo ba yung kotse na gusto mo? Naisip mo ba yung bahay na gusto mong bilhin? Naisip mo pa ba na pwede ka magkaroon ng financial freedom bago mo na-meet ang unify? Di ba wala? Di ba relax ka? Di ba walang direksyon? Kaya hindi ka nahihirapan. Kasi nasanay ka sa ganung sistema, pero alam mo, ang totoo. Di ba? Ano totoo? Alam mo totoo na hindi magbabago buhay mo doon. Ngayon na nakita mo unified. Kayo, ikaw, habang nakaupo ka sa room na ito ngayon, alam mo na itong unified products and services na hawak mo ngayon, alam mo, ulitin ko ha, alam na alam mo na itong unified products and services na hawak mo ngayon, mahirap, yes, maraming adjustment, okay, diba? Kasi you will change the old you, old you to a new you. Ano yung new you? Dreamer, excited, hyper, proactive, very positive, optimistic, result-oriented. Diba? Narinig yung mga pinagbabanggit ko? Yun yung mga bagay na gusto mo na mangyari sa'yo. Na, kung nag-meet sa Unified, hindi ka ganun. You just let this pass without happening to you. Diba? Yes. Get your life na maging ganun lang. Tama? Yeah, you feel relaxed. Tama eh. And you feel empty. Because nothing to bother because you had no plans at all. But now, it's the course of your life. Tama? So, yung process na yun, o yung journey na ngayon, yun yung hirap. Bakit? Time for you na maging habit. Ano yung habits na mga ginagawa ng tao? Ano yung mga ugali ng mga tao umaman? Ito yung mga tao hindi kayang magsaya ng oras basta-basta. Oras binibilang nila. Segundo, minuto, oras, taon. Bigla kang na-shock. Tingnan nyo ha. Habang nakaupo kayo ngayon dyan, nag-unified ka na. Tingnan nyo kung totoo. Bigla ka na-shock. Bigla mong nasabi, my God, 45 na ako. My God, 50 na ako.
Why ngayon ko lang naintindihan yung value ng time? Tama mali. Bago ba nakita yung unified, naisip mo yan? Di ba wala ka namang iniisip? Alam nyo ba time is gold? The most important thing na dapat mong i-value sa buhay mo, hindi yung perang hawak mo, hindi yung talent na meron ka, kundi yung oras na nalalabi sa buhay. Alam nyo bang bumaba na ang edad ng tao? Pilipino, 60, 70, binak. Na, ilang taong ka na? Hala. Nagkumpit bigla. Ay, hindi po nga. Tama, hindi po po. Tama, hindi po. Tutulong sa akin, mali-mali eh. Hindi po po. Tama, mali. Bigla niyong na-realize yung value ng oras. Alam mo ba mga kaibigan, doon pa lang umamang ka na. Wala ka pang pera, ha? Wala ka pang pera. Hindi ka pa tumatama. Pero yung ma-realize mo na yung oras na pahalaga and you want to do things now because you start to realize the importance and value of time in your life. Tama niyo po? And ang sabi ng iba, baka late na ako, yung mga kaedad ko dyan. Diba? Yung mga kaedad ko dyan. O, kilala niyo na kung sino kayo. Huwag na kayong magtago. Diba? Yung mga kaedad ko dyan. Alam niyo na yun. Sir, baka late na ako. There's one person who become multi-billionaire. The name is Ray Kroc. At the age of 65. And his business is KFC, Kentucky Fried Chicken. It's never too late to dream. It's never too late to start your dreams. It's just a matter of decision whether you're willing to take the course now or not. So always, the choice is yours. The things can happen to you. It depends on you. Always on you. Not me. Not on us. Not on all, every person you met. Because the person who holds the key to your dreams is you. Nag-record ba kayo? Dapat nag-record kayo. Dapat nag-record kayo. Balik-balikan nyo sinabi ko na ito. Guys, kaya laging sinasabi sa inyo, di ba? Yung kasabihan, a journey 2,000 miles begin with your first step or single step. You know the single step or the first step? It means your decision. Because today, you realize the importance of time. You realize the value of time. Now you know that it's important to count every second tick-tock in our life. But even if you realize the value of time, you need to make a decision whether you want to change it or not. Kailangan dinadaanan yung process. Diba? Because that day na nag-join ka, you decide for a change. Alam ko yan, kasi naging first time ako. Hindi ka naman excited lang sa services. The first time you heard Unified, you are excited about the products and services. But that's your initial impulse. Secondly, when you're there already,
And you see the opportunity side mo, wow. Hindi ka sa services na baliw. Na baliw ka sa pangarap. Nasimula ka mga harap. Tama? So, nangarap ka na ngayon. You are now chasing your dreams. So, kailangan ka mag-decide ngayon. Kung willing kang daan na lahat ng ito. Kaya kung 1 year ka na ngayon, tapos may 1 year ka nang kasabay, tumikita na siya, ikaw hindi. Never ever compare yourself to anyone. Because magkaiba tayo ng pinanggalingan, magkaiba tayo ng background, magkaiba tayo ng upbringings, and baka magkaiba tayo ng commitment ng 1 year mo. Kasi baka nung 1 year mo, meron ka pa. Baka nung 1 year mo, may pera ka pa. Wish pa lang, wala na akong pera. Kaya kailangan kong seryosohin ito. Tama niyo po? Never ever compare yourself to anyone. Because lahat tayo generate ni God kung unique, kakaiba, sa bawat isa. Lahat tayo gifted. We just need to know how to ponder. How to know. How can we use the talent na binigay sa atin ni God. All of us. Even, don't ask me whether talented ka o wala. Believe me, each and every one of us are gifted. Ako, alam ko ba na magiging Manny Pascual ako? No. Shy boy din po ako. That's why, ang course ko accounting, I don't have money, di ba? Ano ako, problema ko lagi, physical appearance ko nung araw because puno-puno ko ng insecurities kasi wala akong pera. Diba? Who would know that boy, piling mo na halos 3 children ako nung araw, magiging Manny Pascual. Who would know? Wala. But that boy decided to change the course of his life. That's why today, I'm in front of you. Ano sinasabi mo, Sir Manny? Ang sinasabi ko, ikaw, huwag kang kabahan. O huwag kang umilag. Ikaw nga. Huwag kang kabahan. Huwag kang malito kung hindi ka pa tumatama ngayon. Kasi lahat yan, process. Lahat yan, di ba? Dadaan sa proseso. Kung papunta tayo Baguio, ito na tingnan nyo. Lahat kayo, kahit na taga Mindanao kayo, gandang-ganda kayo sa Baguio. Tama, mali. Kung lahat tayo, sa Linggo, pupunta ng Baguio. Linggo lahat ang alis natin pare-pareho. Kung nasa ang lugar ka man, ito ang simple logic. Lahat tayo alis ng Linggo, pupunta ng Baguio. Pero ikaw nasa Mindanao. Iba na sa Cebu. Pero yung iba, malapit na sa Baguio. Paligyan mo sino maunang dumating sa Baguio. Nasa Baguio na po ako. Power. Alba ko siya, Baguio na siya. Karuting kita dyan eh. Ah, ikaw, Kati, dyan na. Ang kati-kati mo, ha, Kati? Ha? Di ba? Ba't yung ginaganto yun? Para maintindihan nyo. Lahat tayo anak ni Diyos. Lahat tayo gusto matapad ang pangarap. At sabi ni God, dinistribute ko na lahat ng pangarap nyo. Kukunin nyo na lang lahat. Dinistribute ko na lahat ng pangarap nyo. Dinistribute ko na lahat. Hahanapin nyo na lang. Para ngayon din po. Sinabi ni Unify, pwede mong matupad ang pangarap mo sa Unify. Kaya magkakaiba tayo ng lugar na pinanggalingan. Magkakaiba tayo ng background na pinanggalingan. So never compare yourself. Kung may mas mabilis mapunta ng Baguio, may mas mabilis tumama sa Unify kesa sa'yo kahit pareho kayo nagsimula. Kasi iba-ibang lugar ang pinanggalingan nyo. Iba culture yung pinanggalingan nyo. Kaya yung process mo minsan, mas matagal, kahit 1 year kayo sabay, yung culture na pinanggalingan mo, malayo di hamak sa culture ng naunan na to. Pero sabi nga nila, lahat pwede mong speed up. Depende sa decision mo.
kung gusto mo o hindi. Pero ang point dyan, lahat po tayo naka-destined na matupad ang pangarap natin. Lalo nasa Unified Products and Services ka na. Ako niyo po. Kaya mga kaibigan, di ba? You ask yourself, are you willing to pay the price? Di ba? Itong 99 daily people sa to, willing ka ba na sundan to? Kasi, parang Bible to. Parang Bible to, parang ano to, rules to success sa network marketing. Kasi kung di mo kayang sundin to, matatagal lang ka pala, no? Pero pag susundan mo itong 9 deadly peoples na ito, meron kang tamang sistemang sinusunod. Meron kang tamang guide na pinagbabatayan. So ang tendency, mas mabilis kang makakarating kasi meron kang tamang bayan na sinusundan. Tulad sa 10 commandments, di ba? Di ba? May nagsasabi sa'yo, bawal yan. Wala naman nagsasabi sa'yo, pero sa isip mo, may sasabi, bawal pumatay. Bawal. Ito lang napapansin nyo? Napapansin nyo ba? Parang hindi naman nagsasabi sa'yo kahit wala. Kasi in your mind, alam mo meron kang rules na sinusundan. Ganon din sa network industry. Pareho lang po yan. So para mas mabilis kang makarating sa langit, para makabilis kang makarating sa pangarap mo, yung pamantayan na yan, o yung rules na yan, yung dapat mo sundan. Actually, ang galing ng pagkakapaliwanag ni Sir Edmo. Tapos pa nyo ulit si Sir Edmo. Kaya mga kaibigan, ano, desisyonan nyo lang. Kasi kami, nung naintindihan namin na ganun pala talaga. Ganun pala talaga. Kasi gusto mong yumaban eh. Kasi you will change you. Dahil you want to change you starting today. Start to accept every process. Every adjustment will come in your way. Huwag ka nang ano. Bisa mo kasi masasampay. Aray, atakit. Diba? Paano bibigay ka ng value ulit? Kahit parang brand new car na tumirik. Brand new, ha? Tumirik. Parang ako nung bumili ako sa sakya 2012. Brand new, kalalabas sa kasa. Tumirik kami sa expressway. Imagine mo yung engine na tawag doon, yung sa ano, taning ka lang ng engine na putol. Eh, brand new yun. Yun yung point ko. Diba? So, hindi natin alam kung ano yung mga dadaanan natin along the way. But ang point ko, tanggapin nyo na marami kang challenges and obstacles na dadaanan along the way. Yes, Sir Manny, eh, paano naman namin mapipredict kung mayroon kami dadaanan? That's why, it's important na atin ka ng mga trainings na sinasabi na ma-apply nyo. Kasi, katulad nito, kinuwento ni Sir Edmond, kinuwento niya sa inyo yung story niya for the past 20 years. So, ikaw ngayon, dapat nakikinig ka, may preview na, ah, ganun pala pag na-reject, ah, ganun pala pag tinawanan, ah, ganito pala pag may ganito akong downline, ah, ganito pala ang sakripisyo nila upline, ah, hindi lang pala ako nahihirapan, marami pala kami. So, general awareness, binigyan ka na yung sa sasakyan, ang tawag doon, booklet. Di ba, pag binigyan ka ng handbook, o oh, ito yung, para sa school, di ba, ito yung student manual, student handbook, parang yung car handbook, ito yung brakes, ito yung ilaw, ito yung, di ba? Meron ganun, tama? Ang tawag doon, awareness. Di ba? So, itong trainings na to, na kinukontak ng mga apply nyo, at ng mga mentor namin, at kami, lahat ito awareness para sa'yo. Para saan, Sir Manny? Para magkaroon ka ng guide. Mag-review mo. Manny!
Sinong nag-mute sa akin? Power. Pampagating. Power up. Power talaga si Tres. Power. Mute. Wala nang boses si Tres. Hindi ganyan na lang ako. Nasaan na tayo? Wala tuloy, okay. Kaya lahat yan, handbook yun. Bago yan, inom muna tayo na mangosteen coffee. Handbook awareness. Yan, yan, yan. Malinam na. Kapapito. Handbook. Malinaw? Diba pag bumili kayo ng cellphone, bumili ka ng washing machine, di ba may handbook din? Tawa na. Sana all may handbook. Sana at your own risk. No return. No personal exchange. Awareness, press. Visit ka, Alberto. Alam niyo sa handbook. Diba? Merong manual. Ang tawag doon, preview. So, yung training, yung DOT, skills training, usap. Lahat yan, that's why you need to write and listen very well. Because those things na sinasabi ng mga speaker doon, those are the things na pinagdaanan nila from the past. Every speakers, don't choose speaker. Every speaker, you need to learn from them. Ay, ayoko makinig sa speaker niya kasi hindi magaling, no? Lalo ka dapat makinig. Kasi para malaman mo, bakit mo siya nasabing hindi magaling na speaker? O, di ba? Kala mo, wala kang matututunan? Very important yan na sa kanya ka makinig. Lalo na kung upline ka. Kasi you learn a lot. Kasi you will start to know why he or she is being called not a good speaker. See? Anong point ko? You learn from me. Sabi nga, even tools have story to tell. So sabihin, kahit tambay, merong magandang kwento. So hindi ka matutunan. Kahit nga sa adik, may matutunan ka. Adik yun ha, may matutunan ka. Ano tuturo sa inyo adik? Sige nga. Ano yun tuturo sa inyo adik? Dito kayo ngayon. Ayun, ayun, adik yun. Adik, alam niya eh. Alam niya, adik mo. Adik yan. Alam niya eh. Sabi niya, ano, nag-comment sa adik na. Joke lang. Tama rin yung awareness. Pero ang tinuturo doon, alam niyo ko ano? Pagkapal yung pagka-adik niya sa isang bagay. Yung focus niya. Pigilan ng batas, hinahabol, pinagbal, still ginagawa niya. So, anong point mo, Sir Manny? If you want to achieve your dreams, di ba? Think like, act like, as an addict. See? I just want to prove to you na you can learn from anyone. Di ba? Kaya lahat ng dinadaanan nyo, 1 year ka na, 2 years ka na, wala pa nangyayari. Habang tumatagal ka, nagiging thin yung error mo. Nagiging thin. Ano nagiging thin? Kasi lahat na check mo, nagawa ko na to, nagawa ko na to, nagawa ko na to, nagawa
You will start to checklist, do checklist. Kasi you will start to eliminate those things na alam mo hindi nakatulong sa growth and development mo. And there will come a time na masasabi mo, to the last moment, grabe, ito lang pala yung hindi ko ginagawa. Mapapagalong ka, grabe, ito lang pala yung hindi ko ginagawa. Bakit hindi ko na-realize? Ngayon ko lang na-realize. Bigla-bigla mo masasabi na yun na lang pala yung hindi mo nagawa. Because you will learn it, di ba? You will learn it. That's why, di ba, may mga coaches, di ba, may mga experts, di ba? Kasi nila kung kukuha experts yung ginagawa may shorten the time. Bakit may coaches para mapabilis? Bakit meron tinatawag na consultant? Kasi they've been there for the past years. So they know everything. Halos. So then, alam nila, tinuro sa'yo, mas mapapabilis yung time span ng research and development sa isang company. That's why may coaches. Kasi yung dadaanan mo na 2 years, 5 years, mas shorten yun. Because kukwento niya sa'yo lahat na pinaglaan. And why mo dapat daanan yun? Because beneficial yan sa business mo. Kasi sooner or later, you will become upline, mentor, and coaches like us. Kaya kala mo wala nangyari sa'yo, no? Meron. You are learning. Diba? Nag-evolve na yung pagkatao mo. Nag-evolve na yung personality mo. And you start to realize business nga pala itong ginagawa ko, kaya hindi madali. Alam mo, karaming, kaya marami yung nagkukwit sa networking kasi piling mo lead lang ng capital na tinaya mo dito. Pero alam mo, sa totoo, tatalunin ng networking ang mga nagtayo ng traditional business. Promise. Promise. Kasi dito ituturo sa'yo life experience. True stories. Daig pa ng networking ang MBA. Kasi MBA, doon, puro ano lang yun. Facts and data gathered. But doon, nasabi nun, hindi mo nakausap talaga. And malibid doon, in-edit pa nila. But today, you are listening to those people, di ba? Who are very, very successful. And they are telling you their true. Kasi the moment they talk, they're not from their head. They are talking from their heart. Just like your uplines. Palakpakan niyo yung mga uplines niyo. Ma'am Chimi Labuen, di ba? Marby Asunto, Norhuda Puso. Tama na yan, ha? Tama na. Di ba? Tsaka si Albert Gumisad. Dapat dinakdabanggitin eh. Di ba? And the rest of your uplines. Angie Esquelicas. Diba? Moises Handa. The Synergy Core. Yung mga uplines niya na yan, I saw them from the very beginning. I saw them na walang pera. Pag kumain, hati-hati. Alam mo yung tanghalian nila hanggang hapunan. Pinapalaya sila ng Jollibee kasi hindi sila umu-order. Kung alam nyo lang, ang nakikita nyo lang kasi ngayon yung resulta nila. Diba? Pero hindi nyo nakikita kung ano yung pinaghirapan nila nung pumabalik sila. And I will tell you, yung dinaanan mo, dinaanan nilang lahat yan. That's why they are pulling you up. Diba? Diba? They're teaching you everything para ma-pull up ka nila from your position to their position. Kailangan mo lang mag-design. Jimmy, dami mo, 10 minutes lang pala ako, diba? Sorry, ang haba. 10 minutes lang pala, hanggang dito na lang po, tatok na ko tayo. Diyos. More, more pa, press. More pa. Press. More pa. Press.
10 minutes and unlimited. So, doon na ako nagtatapos. No? Ituloy lang natin next meeting. No? Less more. Birthday ko pa naman. Hello, happy birthday. Baka ito ka. Ako po, ay, ako po, press. Ano ka? Yun yun? Happy birthday. Pala mo. Happy birthday. Top 7. Top 7, congratulations, ha? Happy birthday! Maintindihan nyo na o nga, no, hindi pala pwede mag-compare. Talagang hindi kasi iba-iba tayo ng pinanggalingan. Pero lahat tayo papuntang Baguio. And you will enjoy along the way. Basta importante, excited ka. Basta importante, palpatin. Basta importante, sabi niya, may clarity na ano na yung pangarap mo makukuha mo sa Unified Products. Grabe. Diba? Yeah. Kaya ang commitment mo dapat dito, PKP. Anong PKP? Patay kung patay. Harangan ka man ng sibat. Harangan ka man ng kahit sino. Kasi nobody knows, diba? Matutupad mo ang pangarap mo, except yourself. And don't accept to tell you by anyone that you will never make it. Don't allow anyone to tell you. Diba? Don't allow anyone, as in anyone, because the only person will say no or yes. Or the person knows whether makakarating ka o hindi. Malay ba? Kaya huwag kang papa. Oo, wala ka pang alam ngayon. Oo, mas magaling pa sila. Oo, mas may cheque na sila. Oo, nauna sila. Pero sa ko dyan, wala akong pakialam. Kasi pangarap ko to, hindi pangarap ng kapitbahay ko. Pangarap ko to, ilalabang ko to hanggang dito. Tawag nyo? Kaya tanggapin nyo na, mapapagod ka, marireject ka, tatawanan ka, masasaktan ka. Minsan may mag-uwin pa sa'yo. Yung kala mo pinakamatibay mo daw. Inexperience nyo ba yun? Yung pinakamatibay pa? Yung sabi mo halos nag-vlog ko. Vlog ko! Bakit tayo? Yung paunang nag-quit.
Tapos na ako, mahimahimat. Tayo. Parang kasi niya elektrika. Na-experience niyo? Mas maganda na ngayon palang maramdaman mo na yun. Pagdating sa dulo, alam mo na mga prediction. Kasi ang sagot talaga, hindi mo naman talaga alam sino mag-stay. Pero ito ang dapat mo siguraduhin. Ulitin ko ha? Pero ito ang dapat mo siguraduhin. Ikaw yung mag- Kasi yung mga mag-stay, ipagong mo na yung mga pangarap mo. Pati pangarap ng kapitbahay mo. Kasi maniwala ka sa akin, matutupad mo lahat yun sa Unified Products. Kaya habang nasasalita ako dito, parang kasi sinisibat-sibat. Yun yung mga signs. Yan. Tama. Eh, dapat ka talaga tama. Kasi wala naman ibang sasabi sa inyo itong hindi ka. Kasi pag sasalita ako, kung ganito sabi mo, alam mo si Agnes, yun naman tayo nung motivate niya kasi pamahalis niya tayo eh. Oh, tawa-tawa ka. Ganyan ka, no? Huwag tayo humato ngayon para hindi sa tsubeke. O oh, ano, ganyan ka, di ba? Tawa-tawa ka. Hindi dami mo sabihin din sa'yo. Alam mo si Apple, ano si Apple? Apple, siya rin ang mga naman yan eh. Ganon din yan, tingin lang binibilang sa akin. O ano ba? Don't do unto others what you don't want to do unto you. Di ba? Don't do unto others what you don't want to do unto you. Golden rule. Against niyo? Kaya mga kaibigan, mag-decide kayo. Kasi ang galing niyo tanggap, yes, yes, along the way. Patuloy kang mahihirapan at atagal. Ito, Manny si speaking, ako na, Manny Pascual. Sir Manny, nadidepress ka ba? Oo naman. Napaprustrate ka ba? Araw-araw! Pero I keep the ball. Alam niyo ba ang happening sa inyo? Last week or last week? Ewan ko sa'yo. Nadidepress siya. Kasi ikaw tatanay mo kung hindi ka nade-depress. Eh, alam ko nade-depress ka. Pero alam mo ba't ka nade-depress? Kasi mo malamay totoo? Kasi mo malamay totoo? Yes! Yes! Yes, Tres! Yes! Kasi kaya ka nade-depress, wala ka big mo. Yan! Aray! Dahil, ano? Number two. Wala ka big mo. Mama press. Correct, correct. Tingnan mo yung itinerary mo. Tingnan mo. Ano naman nag-depress ka kasi walang schedule. Tapos tatanayin mo pa ako pati hindi ka nag-depress. Ano ka ba naman? Ano ka ba naman talaga shadow ng schedule? Hindi na lang tayo. Di ba? Papar! Pag may negosyo, walang paninda. Ano tinda mo? Hardware ka. Piyero, wala. Bago, wala. Cemento, wala din. Ang tinda nyo, wala. Bago. Ang mali. Di ba? Anong point? Kaya ka na din yung phrase. Kasi wala kang ginagawa. But when you make yourself very, very busy. You can never, ever entertain negative thoughts, negative vibes, and negative feelings. Because you are always excited. Because you have happiness. And you know that activities will lead you to production. And that production will turn out to be your income and income of that. Tama, mali.
Starting today, never sleep na wala kang gagawin bukas. Tandaan nyo ito. Successful people, they never sleep without setting schedules that they will do tomorrow. They should know what time they need to wake up. Dapat you know what time you need to wake up because you know you have activities tomorrow. And you need to prepare tonight because tomorrow you will do it early in the morning. And you have a lot of things to do tomorrow. Do it habitually. Believe me, you will never ever experience yung feeling mo doubt or depressed. People who suffer depressed and disappointments, these are the people na wala activities. Kahit hindi networking, kahit traditional business. Kaya I sleep late, I wake up early because kulang yung time ko sa dami ng inaasikaso. Bisan niya, di ako umatin sa meeting kasi ano ko eh, loaded na. Kaya pala merong EA ang isang presidente, kailangan palang may sekretary ang samayari ng kumpanya kasi hindi na maganda mayaw-mayaw yung schedules niya sa business. Ano? Negosyante pa kayo? Yes. Nagninegosyo ba kayo? Yes naman. Alam mo naman palang negosyante ka eh. Eh bakit nakatumanga ako? Pa. Umilang na ako. Tapos sasabihin mo. Tama talaga. Parang ang hirap. Parang hindi totoo. Meron na nga may checking. Meron na nga may resulta. Hindi pa totoo. Ang hindi totoo, yung iniisip mo. Kasi wala kang bita. Oh, yan ang sa inyo. Ibago ang linya. Ako ba nagre-recruit eh? Oh, meron akong ginugroup na yun. Abangan nyo. Papasok mo sa 20. Oh, grabe, best power. Ako nga nagre-rita. Tapos ikaw hindi. May mali. Parang hardware na tinanungan ng tinda. May pa ako ba? Wala. Yero? Wala. Cemento? Wala. Ano negosyo mo? Hardware. Parang networker, tinanong. Anong inventory mo? Recruit. Ano? May recruit ka? Wala. Wala. Anong negosyo mo? Wala. Aray. Naman. Kapon. Ikaw yun? Ano ba naman? Yung katabi mo. Ay, galit. Hindi yan. Yung katabi mo. Ay, galit. Yung kapitbahay mo. Diba? Tawa-tawa ka. Alam mo na ngayon ba't yan nati-depress? Kasi wala kang Rita. Rita is that. Malinaw, labo. Malinaw po, Pres. Malinaw, Pres. Ngayong gabi na to, mamaya bago kayo matulog, ito ganito ginagawa ko lagi. Nung nati-depress ako, binabalikan ko lang lagi yung day one. Bakit ba ako sumali? Bakit ba ako nag-joy? Ano bang nakita ko? Yun ang mga tanong. Ano bang nakita ko? Ano bang meron dito? Bakit ako sumali? At bilang sasagot yung buta ko, kasi nangarap ka. Kasi gusto mo na magandang buhay. Kasi nakita natin magbabagong buhay natin dito. Pinasagot. At sasabihin, ano pang ginagawa mo? Pumataw na ulit tayo na as if
ito ang ating day one. Okay? So, I hope tonight nakapag-share ako sa inyo kahit konti, no? So, yung scenario, medyo bumabahaba na konti sa ating Imam Jimmy, kumuha na lang. Press more. Eh, kaya naman ako kumuha lang. Kaya, nagdadala na ako ng 20 minutes. Marami pa tayong pagsasamahan, marami pa akong plano. Marami pa akong proyekto sa Unified. Tandaan niyo po, yung Unified po, blessing po to sa akin. Sa totoo lang po, I never expected na I will reach this far. Lahat po ng sinet ko ng goals noong 2009, na-hit ko na po dati pa. Lahat na nangyayari ngayon, additional na lang po ito. Ito pala, announcement, hindi ko lang alam kung na-deploy na. I believe, dapat nga this month. Baka next month, yung Western Union, real-time na po ang processing nyo noon. Wala na kayong co-contact with CS. Kayo na po magpo-process ng real-time sa version 3. Wow, grabe. Ang ginagawa po ngayon, yung magpapa-request ka sa system, hindi ka na mag-withdraw sa ATM mo from your bank account, to transfer mo na sa system ni Unified. Real-time na po yung top-up nyo na. Yes. Wow. Yan, grabe. Yan. Grabe. How are you? Yes, thank you po. Express, diretso na pag online transfer? Diretso na. Pwede na yun. Diretso na sa bank. Wow, malupit na yan. Kaya na rin ang bank mo papunta sa Unified One. Wow. Grabe. Ano yung press? Okay. Grabe. Version 3 yun. Oh, sa version 3 yun. Sa version 3. Sa marketplace natin, ilalos natin yung first, yung finished product na talaga by, sana may eh, pero sa launching na lang, para sure. Kasi ang dulo ng ating marketplace, dropshipping, as I promised you. Ani dropshipping? Lahat ng products ko at products mo na ilalagay mo doon, ibibenta ng buong Unified products and services. Oh, grabe! Yes! Okay. So, kaya ngayon pa lang, magtanim ka na. Nalulungkot ka? Pres, pakontrol na po ng Luis Kaya. Ang minamarket pa lang natin, Pilipino. Nalulungkot ka? Grabe yan. Pilipino pa lang, nire-record natin yan. Here comes version 3. Start to recruit and invite non-Pilipino. Oh. Nagresultan nyo ngayon, wala pa yan. Grabe. Power. Pang bagay na nag-aantay sa inyo. Grabe. Power. Mas importante, kung nade-depress ka, lagi mo lang isipin. Bakit ka ba nandito? Bakit ka ba nag-join? Di ba? Nandito ka para sa pangarap mo. At pag pangarap ang tati, dapat PKP. Anong PKP? Patay. Patay. Okay? So, with that, Ma'am Jimmy, Ma'am Angie, Ma'am Marty, Ma'am Norhuda. Tama na yan, ha? Ante, ano ba yung ano? Si Sandra. Press. Ma'am. Ano ba yung coverage ng period ng para sa next na awardee? Hanggang April? Hanggang April? April ba, Sir Edmond? April? Okay. April. Basta ipopost lang namin. April siguro. 6 months, basta 6 months mula nung November. So, December, January, February, March, April pala. May nga, tama, May. December, January, February, March, April. December, January, February. November 1 up to April 13. November, okay. December, January, February, March. April pala. Okay. Yeah. 10 days pa kami. Yeah, marami pa kami i-add. Basta i-add. Marami pa kami i-add yan. Okay. Basta tandaan.
Nakaka-excite. Basta, pangarap mo to. Pres, kuryente ng Nueva Vizcaya, please. Ha? Kuryente po ng Nueva Vizcaya. Nandiyan na lahat yun kasi partner na natin si Bayt Center eh. Kinukunik na lahat yun. Nag-launching press. Ang launching ha? Yan. Soon. Tapos na lahat ang Bayt Center. Inaano pa yung tagal integration eh. Medyo marami kasi ano. Oh. Basta importante nandiyan na siya. Nakakalagay ko yung single beer nandiyan na siya. Ikaw na lang ulang. Lina, wala po. Yun lang. Okay? Yun lang. Lina, press! Picture na. Lina, press. Okay. Lahat. Yung picture, Albert. Picture daw. Laging may picture na. Bulto sa tabi ko. Chat na. Okay na? Hi, Sir Albert. Hi, Sir Albert. Kumusta po? Okay na? Thank you, Sir Albert. Thank you so much, Sir. Press. Press.